match na magdedictate kung ano nga ba ang mangyayari sa pangarap ng Pilipinas na makamit uli ang kampiyonato ng MSC. Maghihintay nga ba sa atin ang championship, Yasu? Well, the reason why pumoto ako sa loob, alam mo kung bakit. Bakit? Wala pa akong naitamang prediction, Brad. Ah, okay. Tama naman. Tama, tama naman. Okay, tama naman. Okay lang. Pero kasi ang kailangan din natin isipin dito is Arkangel, nakalaban na nila tong strategy na to, the Kaja and the Franco, dun sa finals sila sa Brent. Yep. This is a different flavor because Indonesian meta itong makikita natin. But right now, they have an idea kung ano nga ba yung dapat nilang gawin ngayon. So alam na ng Arkangel kung anong dapat nilang gawin. Dapat alam na nila. Dapat alam na talaga kasi nila. Kasi nakita na nila, na-review na nila yan, nakasagupa na nila yan actually para sa side ng Arkangel dito eh. Kasi hindi, kung hindi nila alam, eh, medyo delikado yun. Pero tama naman, Arkangel, they just run away from the aggression dito ng Louvre. Lusty, he's just staying in lane. Yun nalang talaga yung pinakaginagawa nito. Selena is invading. Look at that. Setting up the vision na mabibigay niya with his first kill. Almost hitting with an abyssal arrow. If that hit, that could have been the first kill of the game. Yeah. Para sa side ng AA dito. Pero we're having a try lane at the top lane. Rio, I'm looking forward na mapatama niya yung arrow dito sa kahit sino. Okay lang na kung kay Marcia no mercy. Low health na dito si Marcia eh. Akil sa kill, every kill counts on this early game. And wala pa talaga tayo na per-first blood. Pero the turtle bump na upo nakuha ni Kido nga talaga. Penalty zone para dito kay Kido. Mapapanish pa nila yan. Kaso tumalo na dito. The first blood will be claimed by Marcia No Mercy. Pero Kido Gamash. Kilwash with the answer. Adi throwing his ult. Tinamaan si Kido Gamash. Mga kaibigan. Yan ang inintay natin. Rio is going in for the kill. Napapalibutan na namin kayo. Huwag kayong kakayaw na basaba. Hoy! Ito din siya. Welcome to the Philippines! Welcome to the Philippines as well. Indeed, paring batters, grabe naman yung pasok doon ng AA. Talagang andun na yung disiplina. Sunod-sunod tayong papasok ha. It looks like an audition, pero an audition to get what we want to get. That's 3 down on the side. Or 4 rather, sa side ng Louvre Esports. And that is going to open up, mga kaibigan, ang turtle. Pero nandito na sila Kido Gamash. This oy, baka might be ulit a very bad take on that turtle. Jay dito with the sprint. He's trying to get it, pero Kilowash nakuha niya. Nag-ulti pa dito, pero Kito Gimash, masyado tumasi buhay niya. Kinabahan ang pala! Kito with the first down. Will he go down? No, he won't. Pero nandito sa gitna si Jill. He's trying to fight. And here comes the divine judgment. Nahulihan dito. Jeff, cutie forever goes down. But, nakuha ng Arkangel yung turtle. Nakuha pa rin. Nasecure nila yung turtle dito para sa sign ng Arkangel. Meron pa tayong lamang, kumbaga, in terms of the kill and in terms of the network so far para sa sign ng Arkangel. And they keep on getting their respective buffs. They keep on getting their respective objective. Kailangan kunin mo dito yung makukuha mo para sa sign ng Arkangel. Unahan mo yung Louvre. Kasi Louvre as well, they want those objectives eh. Louvre as well, they want those early crabs. They want those buffs. They want those turtles. They want that turtle. Pero they failed to get that. Yun nga lang, iba to tinamaan ng arrow dito. Itong si Kadita kanina, hindi nila na-burst down. Okay. Would have been a nice kill for them. Yeah. Turret lang talaga yung pinaka-isa sa mga bagay na kailangan nila. They need to focus on that. And once they do, nag-o-open yung mapa. At doon nakakapasa kong Selena para mag-set up ng mga vision niya doon. Nahook dito yung siege creep. It's not going to matter. Jeff Beauty forever going 1v1 with Jill. Akai, medyo nahatak siya doon. Medyo nahatak. I'm pretty sure na nahatak siya doon. Nahatak siya doon talaga. Actually, pero ito, Jeff Beauty, nakipagbalugbugan dito at the bottom lane. And dadating na ang tatlo kung ginawa niya sa amin ito kanina. Mukhang kukuyugin din nila si Jeff Beauty, pero tama sidestep lang. But Jeff Beauty still bound to fall down. Nandito ng mga backup. Kilowash with the job, pero napakaganda sa gasa. Wall charge coming from Lusty. And Jill to fall down as well. Ang kagandahan sa AA, kapag ka may nakuha, bawi agad. Sinabi dito, pagka binasa ka, ang sagot mo, batuhin mo ng meteor. Ganun ang binawan dito ng Arkangel. Pagka binasa ka. Dapat lagi sila, pag binasa ka, batuhin mo ng meteor. Pag binasa ka. Ganun talaga yun. Ano yung ginawa dito nila? Si pag binasa pero ka, talagang going mo, in, pero ito. And they will spot dito si Kaja, pero kaso Kaja makakatakas. Marcia No Mercy, ito yung pinaka-problema niya. Flicker out. Wala na siya flicker. Oh! Power of nature! Mga kaibigan, the power of nature will hit Kaja. Mahirap talaga pagka tinamaan ka ng power of nature. Kasama mo na si Mother Earth, nilubog ka pa dito. Pero grabe naman si Kilowash. Grabe naman mag-assume dito si Kilowash. Ito yung hinahanap natin kay Kilowash.
yung malikot na hero. Nata-terrorize lang on him. Kasi Kilowash, magaling sumayaw yan sa dance floor. Oo, magaling sumayaw sa dance floor. Aman, wala ka naman, wala ka mali doon. Wala ka mali actually. Rio is the main initiator dito. As of now. As of now. Kasi yung mga abyssal arrow niya, pareho na sila ni Martian of Mercy. Si Martian of Mercy yung in-expect nila dito na talagang makahuli ng mga hooks. And hopefully, ma-burst down din agad neto nung kadita. Ma-burst down din agad. Kaya din nila kinuha yung carry kasi kung iisipin mo, if the Grok gets hooked, yep. Ang pinakamadaling idea dyan is papapalo mo sa carry, papaprock mo yung stacks, at doon matadali ang isang Grok. Yung true damage na binibigay ng passive neto ni Gary. Pero ito na nga si Lassie. Parang nakita ko na rin yan yung galawang kanina na yan. Yung arrow na yan lumilipad. So walang maaabot this time. Abyssal arrow coming from Rio. Intro-intro pa lang yan. Wait lang. Antayan mo. Uy! Nagpapahot ko. Wala. Naka-power up nature. Parang wala naman. Sinasay ko ka lang namin. Sinasay ko ka lang. Nagmasay ko ka naman. Ano sinasabi ko? Oh, Kilowash jumping on two, jumping on three. Nahila dito si Kilowash pero kinuyog siya ng apat. Masyado yata maasin. Pati si Rio tumamay na rin. And shutdown for Selena. Kaso dalawa na yun napapabagsak dito sa Archangel. Last dito, tamang sidestep lang. Dinahabol. Grabe naman yung gigil dito ni Jill. Kaya nilaw patayin dito si Lassie pero makikipag-regroup dito sa may bandang middle lane. Teka lang. Kunat yan eh. Questionable play galing kay Kilowash. Hindi ko alam kung bakit itinalon doon. Wala din silang alam, wala din silang info kung nasan yung kalaban. That shouldn't have been an engagement. There shouldn't have been an engagement on the side of Archangel. Kasi hindi mo alam kung nasa yung Franco. I feel that the only time na pwede kang mag-engage as an Esmeralda is kapag nakita mo na sa other side ng mapa yung Franco. Mm-hmm. Aside from that, parang wala na. Actually, kapag ka nakita mo yung mga kalaban na nasa kabila, malalaman mo kung mag-isa ba to. Kasi ang hirap mag-engage nang hindi mo sila nakikita. They're probably... definitely hiding in the bushes, hiding somewhere near you. Ganun lang yun eh. Kasi kung hindi mo talaga sila makikita, magda-doubt ka muna. And you have to check your ano. Not mine, your will get caught out. One more arrow! Alam na kung saan nalalakad. Okay, so pwede sila lumaban dito. Jay, nag-flicker si Marcia no mercy actually. Knowing na walang flicker, yung hook medyo safe. Hindi siya madadalak sa kung saan. Neto ni Marcia, no mercy. Pero napabagsak din naman yung turret dito. One per one turret na ba? Hindi, nakatatlo na dito yung side ng Archangel. Of course, Jay. Kailangan niya makahanap ng isang explosive na batuan dito eh. Parang dami ko si Jay. Nag-aabang na lang to eh. Ang teknik naman ni Jay, nagpapainit lang yan eh. Nagpapainit lang yan eh. Pero ito, Jeff Cutie. Kitang-kita na ito dyan. Hook na hook ni Jeff Cutie forever. Apat agad ang rumes back. Pero penalty zone. Lalabanan ka namin. Pero nandito na nga ba? Si Lusty lang. Si Lusty lang ang rumes punde. Napakatapang talaga nito ni Lusty. Mm-hmm. Napakatapang nito ni Lusty. But they are going for the Lord on the bottom lane. Where is the Selena right now? Selena. Nag-aantay sila nandito sa may middle lane. Bush. Oh, your. Arrow! Siyempre kagad! Sabay ipit! Di na kinalangan ng ipit, men. Tama pagkakasunod lang. Tama execution lang. Kidogimash! Pero... Kidogimash! Pero... Nilabanan nila dito walang takasan, mga kaibigan! Tumba si Kidogimash! Hindi siya nakasama dun sa tubig! Hindi nakasama. Hindi na nakadive in sa tubig. Ito si Kido. Ano ba to? Si Kadita, anong uri siya? Saan siya malakas? Anyong tubig? Anyong tubig? Eh, hindi mo makakalaban dito yung Archangel. Yung Archangel, yung... lipad? Yung ano? Yung coach nila, ano? Hindi mo masagot. Hindi mo masagot. Pero mamaya na pag-usapan yan. Let us go for this fight. Marcia no mercy with a surprise. He has the Guardian Angel. Nahuli din si Jay. Pero hindi nila natumba. Penalty zone. Pumasok Jeff Cutie forever. And here comes the chase. What are you doing? Jeff Cutie forever. Naku, si Lucky Dugamash. Gusto lumaban. Maso. Masuhin mo. Masuhin mo. Jeff. Teka lang. Nababasa siya. Wait Jeff, lang. Jeff, si Rusty. Wait. Hihintay lang tayo ng dadating para wala, sa ating hindi nila pipilit. Pero Sams is actually pushing on the top lane and sasagot dito si Lusty. Sasagot dito si Lusty ng sarili niyang push. Yeah. Para kahit papano ay hindi na problema yung Archangel dito sa split na gagawin sa taas.
You know, pinag-uusapan natin kanina na early game, yung power dito ng Archangel. Andun, given na yung early game. Pero unti-unti na tayong dumadating sa late game. Kumbaga, we have two items na on the carry. The endless battle and the stuff. Wala lang, kung tingnan mo si Franco, napagturban lang yung crab coin, no? Mm. Natak niya lang, sabi niya, mag-jaging-jaging ka ng onte, ha? Mm, para malaki-laki bigayan mo mamaya. Ice Queen Wand is up for the Esmeralda. Clock of Destiny is on the Selena. And another skill on Lusty. Oh, Power of Nature. Lusty. Pero naipit nila dito. Etong si Jill, anong niyagawa mo na naman dito? Pero may burst down pa sila. Falling Starman coming from this Esmeralda. Pero lumalaban pa rin dito si Jill with a wild charge being used by the Grock. Pero here comes another jump from the AA. The penalty zone. Magbayad kayo ng buwis. Mark Rano Mercy. Siya yung wala sa position. Ikaw ang magbabayad ng buwis para sa mga teammates mo. Etong si Gilowash. Si Gilowash. Uy, hindi. Uy, teka lang. Kala ko naging ready. And they wala will pa. Steal that buff. And this might be a Lord take for yes. Side of Archangel. Kailangan nilang mag-capitalize dun sa nakuha nilang 2 kills against the LOUVRE Esports. They have to make it count dahil papunta na din yung LOUVRE Esports dito. Tinamad pero chine-check sila dito ni Lusty. Yun na nga. Checkpoint. Teka lang, may ID? Walang ID. No ID, no entry, mga kaibigan. No ID, no entry. Only Lusty can check you. Tama naman. Pwede naman. Tignan mo yung ginagawa ni Lusty dito. Ikaw, ipon ka! Bibili ka ba? Doon ka sa kabila. Pero dito sa may likod, pinasuko na pala ni Esmeralda yung mga nasa may middle lane. Kapin! Saan? And yun nga, nakuha nila dito si Tamos pero magpagpabayad din ng buwis. Itong si Selena and napop na rin yung immortality. Pero another drop from it from Kiluwash. They managed to take down ito si Kati Taka. So Kiluwash, nakat-cut na. Jeff, cute forever! Cute pa rin si Jeff! What? What are you doing? Aso napabagsak din nila si Akai. Ang ganda ng mga pasok. Pero yung mga sagot. Pero asana? Ito, yung Lord nandito sa baba. Oh. Yan. Sila, kailangan pa rin nila puntahan yan. Hindi pa sila makapag-push. Walang objective na makukuha sa mapa ngayon. Ang gagawin na loob dito, nga nga ng onte. Kailangan nila i-take down yan. Yep, enough na talaga yung Lord niya. 2x time para doon sa mga nangamatay sa kanila para sa side ng Archangel. They still have sometimes to respond for the side of Archangel dito. Oo, namatay sila on that moment. Pero yung side ng Louvre dito, wala silang nakuha eh. Wala silang nakuha ang turret, wala silang nakuha ang objective, rather, against the Archangel. And then Archangel, again, they're gonna be taking the buffs, and then later on, pagka-kompleto na mga buffs nila, pwede na silang pumasok ulit. Pero kasi ang kailangan mo tignan dito din, Yasu, is the timing. Yep. Louvre is a ticking time bomb. They have a carry. In terms of scaling, they're more superior than the lineup of Archangel. Sa lineup of Archangel dito, medyo nag-lean towards tayo sa Selena and the damage output that she can do. But that is a problem with the Selena. Single target lang ang pwede niyang gawin. It's not like, sabihin natin, a Claude or sabihin natin, a Carita. Na kapag ka nag-scale up siya, kaya niyang ilatag sa lahat ng kalaban niya yung damage niya. Mm-hmm. Well, for Rio naman talaga, gusto ko talaga makita yung tama dito ng Arrow kay Carrie. Kasi once na matamaan tong si Carrie, burado sa mapa yan eh. Pero like you told me, isa lang yung target dito. Isa lang yung kayang targetin dito ng Selena and it's not always gonna be the carry. Andiyan yung mga tanke, andiyan yung mga pumupronta sa side ng LOUVRE Esports. And yun yung kailangan, yun yung ginagawa ng LOUVRE dito. Carry, dyan ka lang sa likod, protektodo ka namin, dyan ka lang. Protektodo. Okay, LOUVRE. Tama naman, wala akong muli. Pero natawa lang ako sa protektodo. Kuha yun. Protektado? Protektado. Todo, protektado. Okay. Masyado ko lang siguro yung naisip. But still, Kiluwash, on the other hand, is on the middle lane. Just staying there. Abyssal Arrow won't hit anyone. Almost hitting someone. Yeah, alam mo yun, galawan nila dito. Parehas ano eh, conditional. Pagka may na-hook, sige, sugod tayo. Pagka may na-tamaan ng araw, sige, sugod tayo. So, ibig sabihin, Yasu, ang tawag mo dito ngayon sa state na to is yung parehas lamang. Walang nakaangat. Walang nakaangat, walang lugi, parehas lamang. Parehas lamang. Archangel. Bakit the last hope of the Philippines.
They're looking good right now, pero still, they're in a bad spot. Yung predicament na to, hindi ko gusto para sa kanila. They're stalling the game, and what is having the time of his life? 5-2-5 ang score niya dito, and uncontested form. Tama, tama. ARKANGEL dito, the more napatagalin nila dito yung game, the more silang tatagilin. The more tatagalin yung lineup nila. They have a carry, they have a marksman sa side ng LOUVRE Esports. For ARKANGEL, they have what they have on the early game, and up until the late game, it is, yun na lang. Yun, ano yung meron sila ng early game, yun din yung meron sila sa late game. Pero pagdating dito ng late game, LOUVRE Esports, meron silang carry na kayang mag-pre-hit kung mapoprotektahan ng tama dito ng LOUVRE Esports. Now the Abyssal Arrow is getting thrown out. Both of the teams dito just setting up, and this will dictate kung pupunta ba tayo sa game number 3 or matatapos na ba ang run ng ARKANGEL dito sa lower bracket finals. Pero nagpa-blank yung ARKANGEL kaso hindi nila nahabol. Oh! Para si Esmeralda kaso kahit yung pagtalon ako po, tinalo na na nga rin ng Breath of the Ocean. Napatalo na rin dito si Kadita. Penalty zone na ilapag na rin yata. And ARKANGEL, naubusan na sila ng gears dito aside from the Sabina. They can go in pero nawala. Nabawasan na sila ng isa pero na-shutdown nga. Itong si Terista, that's 2 down. Nako, hindi napaganda yung flank nila doon. Masyadong malayo yung ikot and They're hiding eh, sa side ng Louvre eh. Kitang-kita yung pagdating nila dito for the side of ARKANGEL. Oy, nahuli ka rin dito, but he has the purify. Watt, almost falling down. Worship is there. Last dito, hinahabol si Watt. Pero Watt, hindi tumama yung wild charge. And that is the chase na ayaw mo. This emote is there. Watt dito. Oh my goodness. ARKANGEL. Nasa kanila naman ang what are they doing? Jay? Wag Jay! Na, Jay! This is a suicide mission, Hurricane Dance! And this might be it. LOUVRE Esports, they might have won the game, pero ARKANGEL, they alam have... ko, pumupuso pa rin tayo ngayon, mga kaibigan. Kailangan pumupuso tayo natin sa ARKANGEL na mananalo sila dito. Kailangan natin talaga mag-pull off ng miracle dito para sa side ng ARKANGEL. They have to catch Watt. They have to catch... Actually, kahit Kito Gemash, kung hindi lang talaga sila mahuli ng Breath of the Ocean, na ito ni Kito Gemash, na hindi ma-disrupt yung kung ano man yung kanilang rotation dito para sa side ng ARKANGEL, yung initiation nila. Kasi ang lakas maka-disrupt nung kadita ng Breath of the Ocean. Piruin mo, papasok ka, then masusupalpal ka sa mukha. Oo. Kapag ka nangyari ito, mga kaibigan, kapag ka nangyari ito, nananalo nga yung LOUVRE, this is going to be the revenge of Indonesia. Pero mamaya natin pag-usapan yan. Jay, going in, going out. What dito, naipit. The purify is there. Last team, mga kaibigan, tinatangki lahat. The wild shark is there. Kiluwash! And here comes the fight. Kiluwash, mga kaibigan, tumatakbo kay Watt. Watt dito has enough damage. Jeff Guilty Forever trying to run away. They're not taking down the Lord. Kiluwash, mga kaibigan, tumatakbo pa din. Rio with Abyssal Arrow. It will hit the carry, but carry dito is way too tanky. Lifestyle is there. Lusty, the defense. Naubos si Rio! Oh my goodness! And Lusty, the last man standing. And that is it for ARKANGEL. ARKANGEL, LOUVRE. Hindi naging sapat yung puso. Hindi naging sapat ang puso. ARKANGEL is out of the tournament. Everyone, please clap your hands for ARKANGEL. Dinala nila yung pangalan ng bansa natin. And right now, masasabi natin na for this season,